Kan berhenti kalau kita tak apa-apa di sensor isekul. Especially di mana dia ada isekul buat lah. Di naman din lang, ikaw lang may kasalanan. Alam ko, at some part, may kasalanan din ako bakit ka nang kagal. Kaya sorry na sa ako. Naayos ko rin naman sa sarili ko ngayon. Para pang balay ko, hindi ako magbibigay sa inyo. Kasi ako magbibigay sa rin. Maghihintay na ako. Welcome back to my YouTube channel, guys. At alam kong nagtataka kayo kung bakit kami nag-iiyakan ng asawa ko sa first video na yun. Siguro naman napanood nyo na yung mga recent uploads ni Mami Tony. Ito po yun. Na which is, na maalam na po kasi yung mami ng asawa ko, si DJ Harvey. And also, if napanood nyo na rin to, ang Christmas party ng Toro family, nabanggit ni Mami Tony na nagbabalik na po si DJ Harvey. And sa first clip naman kanina, nakita nyo naman nag-iiyakan kami ng asawa ko. Kasi yun yung right after niya umuwi ng bahay, nag-usap kami kasi sobrang nabigla rin ako sa mga pangyayari. And gusto ko ma-invite ngayon yung asawa ko dito sa tabi ko para makasama natin siya mag-explain ng mga nangyayari ngayon. Kasi alam ko marami sa inyo guys na nag-aabang na makita ulit si Daddy Harvey dito sa videos at sa mga vlogs ko. So, let's go. Wala si Happy. Actually guys, wala si Happy kasi tulog na. And nagngingitin kasi siya. So, mag-explain naman kami ngayon. Hindi niya alam kung paano sisimulan. Actually, ako magsisimula nito. Ang nangyari kasi, since na maalam yung mami ni DJ Harvey, pinayagan siya ng program niya na pumunta para man lang masilip personal yung mami niya, makita niya personal, bago man lang sana mamaalam si mami. Or bago man lang siya inibing. So, hindi ko talaga ina-expect napapayagan siyang lumabas kasi ang pakiusap lang talaga namin at ng mga kapatid niya dun sa program nila is baka pwedeng sabihin na lang kay Harvey and then makipag-video call na lang kami or videohan na lang siya para malaman namin kung ano yung magiging reaction niya sa balita na ibibigay namin sa kanya. Pero dahil nga mabait yung nasa program naman nila and sabi naman nila na through these darkest moments ng life nila, pinapayagan talaga silang umuwi for a certain amount of time lang para mabisita yung na maalam nilang kamag-anak o mahal sa buhay. So yun na nga, umuwi si DJ Harvey and hindi ko talaga expected yun. And supposedly, 4 hours no? 3 hours lang! 3 hours lang siya namin pwede makasama. Pero dahil sobrang na-miss namin siya, umabot talaga ng 5 hours. And inubagan na sila pag-uwi. And then, after nun, dumaan ng isang araw. And then, after another day na naman, bumalik siya kasi may misa yung burol ng mami niya and kinabukasan nun is ikikremate. So, bumalik ulit siya and ayun na nga, habang nagmimisa at nung kinikremate na yung mami niya, hindi ko alam na nag-uusap-usap na pala yung mga kapatid ni DJ Harvey at si Tony regarding kay Harvey na ini-evaluate nila kasi yung progress mo na kung paano ka na makipag-usap, kung paano ka na the way na mag-acto. Parang kinakabahan ka. Usa ka nga dito. Parang kinakabahan ka asawa. So ayun, in-evaluate ng mga kapatid niya at ni Mami Oni yung kalagayan ni Harvey na baka pwede na. Kasi napapansin namin na parang ang laki na talaga ng in-improve niya, the way na makipag-usap siya, the way yung kilos niya, at saka yung kung paano siya, yung disiplina niya sa sarili niya in general. So ayun, without me knowing, habang kinikremate si mami niya, nakapag-desisyon na pala sila. And sobrang nabigla talaga ako ng asawa. Kasi right after nung cremation, nung hawak na nila yung abo ni mami, lumabas na kami dun sa cremation na ano, na building. Paglabas namin, sabi na lang ni Oni, "Welcome back, DJ Harvey." Paglingon ko, daddy, nagulat talaga ako. Sabi ko, "Ala, it's a prank ba to?" Kasi hindi ko talaga alam. Naiiyak pa rin ako. Kasi sobrang saya ko. Namiss mo na ako. Naiiyak ako! Naiiyak pa rin.
ano, kasi ano, ang expected ko talaga, ano, magpapasket bagong taon tayo, hindi tayo magkasama, ganun. And then, buti na lang, sobrang buti ng puso ni Tony at napagbigyan niya tayo na hindi na tapusin yung program mo. Kasi, supposedly guys, dapat talaga 1 year yung program ni Harvey. Pero dahil nakikita naman nila yung progress at talagang sumusunod din naman to. At gusto nila ng masayang Pasko at bagong taon. Hindi na namin tinapos yung program niya na 12 months. At naging 5 mahigit lang, almost 6 months lang. Actually, 5 months and 2 weeks lang eh, diba? Tapos ayun, pagka-uwi niya, gulat pa rin ako, di pa rin ako makapaniwala. Tapos anong nangyari? Magkahiwalay kami ng sasakyan umuwi. So ako, nakakatulala lang ako. Sabi ko, totoo ba to? Uwi ba talaga yung asawa ko? Parang naninibago ako sobra. Kasi daddy, sa almost 6 months na yun talaga, sobrang laki ng adjustment ko. So nasanay ako nang wala ka sa tabi ko. So parang pag biglang balik ka na, hindi man lang ako na, kumbaga hindi ako ready, hindi ako na-inform na bigla kang uuwi. So yung sarili ko, hindi ko pa na-adjust ulit yung sarili ko na nandito ka sa tabi ko. Kaya sobrang shock talaga ako, na sobrang nagulat ako na, alam mo yung asawa ko, Ayun, hanggang sa pag-uwi, hindi ko pa rin talaga ma-hold yung feelings ko. Hanggang sa kinausap ko na siya. Ayun, nag-iyakan kami dalawa. Iyak ako ng iyak. Iyak siya na iyak. Ang dami namin na-realize na mga bagay. May mga pagkakamali rin ako. And may mga pagkakamali rin siya. In both parties naman, alam namin may mga kanya-kanya kami pagkakamali sa isa't isa. Ang problema lang talaga, nagpadala to sa tukso, nagpadala sa maling tropa, ayun. Pero, masaya naman ako kasi ngayon sober na siya. Wala lang kahit na anong kalokohan sa katawan. At matino na siya. Sana magtuloy-tuloy na para sa anak niya. At sobrang saya ko talaga guys, kung alam niyo lang. Sobra-sobra. Sobrang thankful ko rin kay Lord kasi hindi ko talaga inasahan na sobrang bilis niya lang doon at uuwi agad siya. Grabe pa ulit-ulit ako, no? Na hindi ko talaga expect. Kasi hindi ko talaga ina-expect. Na uuwi ka talaga agad, daddy. Aba. Sorry dun, ma'am. Hindi kita nakausap dun. Kasi sila Tony na alam mo yung ano, sabi pa ni Tony sa akin, alam mo dapat nga surprise yun, hindi na kita nasabihan kasi ang dami ko na rin iniisip nung panahon na yun. Sabi ko kahit hindi mo ko surprise, surprise din talaga ako noon. Sobra. Nagulat na lang ako, hala, ba't kayo may alam? Ako to, sawa mo ko. Hindi niyo ako ini-inform. Pero anyway, saya, sobrang saya ko lang guys. At alam ko naman na na-miss nyo rin si DJ RB sa mga videos. Kita niyo naman mataba na sa... Mataba na si daddy. Ayun nga, sasabihin ko rin sa iyo, ma'am. Sa inyo ni Happy, sorry. Ayun ko kayo naman tagal. Kasi salanan ko lahat. At lalo-lalo na sa iyo, sorry po. Kasi pag ganun-ganun ako, pabalik-balik ako. Kahit lang baseball ako pinatawad. Alam ko mahirap sabihin niyo sorry lang, ma'am. Mahirap. Pero, eto ma'am. Humingi ako ng huling pagkakataon din sa'yo, talaga kay Happy, lumalaki na siya. Gusto ko siya mayakap ngayon, miss ko na siya maya't maya. Hindi na ako survivor, maya't maya ako sa miss. Ngayon wala na pa si Mami Joy. Miss ko na. Mami, sorry po. Ayusin natin yung pamilya natin. Alam itong Toro family. Hinga lang, okay lang yung daddy. Okay, masyado ma-pressure. Sorry, ma'am. Na-pressure yung asawa ko. Okay lang yun, daddy. Ano ka ba? I love you, mami. Alam nyo, madami rin naman akong na-realize actually, daddy. Nung nawala rin si RB. Madami akong na-realize yung mga kagaguan ko rin dati. Mga katarantaduan kong ginawa rin sa kanya. Aminado rin naman ako. Hindi naman ako magmamalinis. Alam din naman natin yun na... Parehas yun tayo nagkamali. Pero, mas napabuti lang ngayon kasi syempre, alam mo yung tanggap na namin sa isa't isa na, walang mas lamang na mas tama ako, mas tama ako. Alam natin parehas tayo nagkamali. Aminado tayo sa kasalanan natin. And syempre, mostly, napagsisihan mo naman at napagbayaran mo naman dun sa program kung ano yung mga pagkakamali mo. And proud ako sa'yo dun, asawa. Kasi hindi mo tinakasan. Hindi, hindi kayo mo talaga tinakasan. Kasi, di ba guys, yung iba na naliligaw ng landas, na napapatropa sa maling tropa, ganyan, sa napapaling sa mga maling gawain.
kumbaga. Yung mga tao na yun, mostly kasi parang ayaw na lang nila harapin yung problema nila. Now, which is mostly talaga ng mga ganun, kaya sila nagbibisyo or what. Kasi parang may gusto silang takasin sa buhay nila. Na parang gusto na lang nila i-alter yung reality nila, di ba? Gusto mo na lang laging ganito kasi pag nag-ganito ka, masaya ka. Feeling mo, nafufulfill ka. Pero in reality, mas lalo ka lang na-de-drain. Nauubos yung... At nakaka-feel to sa surrounding mo. Oo, surrounding, sa environment mo, sa sarili mo. Especially sa health mo, daddy. Mm. Yun talaga yung sobrang kinalungkot namin nun kasi naapektuhan ka ng sa health mo. Mm. Kaya nung huli na nalaman namin na ganun pa rin siya, natuwa naman din ako sa part na inamin niya rin at tanggap niya rin sa sarili na papasok talaga siya sa program para maayos yung sarili niya. And sobrang proud talaga ako sa'yo din, daddy. And sobrang thank you kasi mostly ng mga tao tatakasan nila ngayon na parang bahala na. Hindi na. Bahala na lang ang mangyari sa buhay ko. Pero ikaw, mas inisip mo pa rin si Humpty. Oo. Sa'yo, kung lumaki siya na wala siyang daddy, naisip ko kasi habang nandun ako, habang lumalaki si Happy, wala siyang naanong daddy. At alam nila yan. Alam niya yan, guys, diba? Nakikidaddy si Happy kay Vince. Lagi ako nainggit na tuwing may birthday, tuwing may event, parang, ala, sila buo sila. Ngayon naman, mami, buo na tayo. Hindi ka na mag- Hindi, ano lang, naingit lang talaga ako ng time na yung daddy, gusto ko lang balaban mo. Ako, alam ko naman. Oh, sobrang ingit-ingit ako kasi ang saya-saya nila. Tapos ako dito, wala na kaya ako sa tabi ko, wala pa tatay yung anak ko. Pero thankful naman ako sa Toro family kasi nandiyan sila eh. Nandiyan sila para makidaddy kay Happy. Ang dami niya namang daddy, di ba? Pero ngayon, sumasabi na sa akin si Happy. Pero ngayon, ngayon guys, grabe yung bonding nila ni Harvey. As in talagang, kahit matagal na wala si Harvey sa tabi niya, alam niya talagang si Harvey yung daddy niya. Nung una nang hinala pa, siguro iniisip niya, sino kaya itong pamilya ng mukha nito? No, pero hindi ko matandaan sino to, pero kilala ko yung face niya. Daddy as niya si daddy ko pala ito. Wala, itulog si Happy. Gusto ko siyang ano yun. Kasi mahirap mo lang pag-sleepin yun. Mahirap siyang patulugin, no? Tsaka nag-iipin siya ngayon. Kaya mahirap siyang patulugin, nag-iiyak-iyak. So, yun na nga, daddy. Lagi ko sasabihin sa'yo ito. Na proud ako sa'yo. Sa kung ano narating mo ngayon. Dahil napakamalaking step yun sa buhay mo. Especially sa mga shit na pinagdadaanan mo before. Kaya sobrang, sobrang, sobrang proud ako sa'yo. Na hindi mo talaga tinakasal at hinarap mo lahat tayo. Siyempre, ma'am. And also, humingi rin pala ako ng sorry sa Team Happy. Team saka mga ano ni Baby Happy ko. Humingi ako sorry sa inyo. Sa mga fans ni Baby Happy. Ito, makikita niya magiging mabuti akong ama. Tsaka mabuting asawa. Nakakasa asawa. Oo naman. Sweet na. Nantay ko mapakasalan mo. Pabutokin na! Ang kapal! Ako pa magpapropose sa'yo. Ganun ko dapat eh. Dapat ikaw mag-ano, ma'am. Ikaw nga nang ligaw sa akin eh. Uy! Tigilan mo! Ay, hindi. Kapal mo ko ang doggy. Malalaman ni Happy ang paglaki ni Happy. Pogi mo naman dun. Anyways, ayun na nga. Sa Team Happy na laging sumusuporta at nakaalalay, nakaabang sa amin. Maraming salamat din sa inyo kasi noong time din na wala ka daddy, sila lang din yung nagpapasaya sa akin. As in yung mga, na-appreciate ko talaga guys yung mga ine-edit yung photos, ine-edit yung mga videos namin ni Humpty, saka ni Daddy Kat. And sobrang na-appreciate ko talaga. And gusto ko talaga magpasalamat sa inyo. Sobrang thank you talaga guys. Kasi isa rin kayo sa dahilan kung bakit nag-hold on pa rin ako at nagiging matatag ako para sa asawa at sa anak ko. Kasi kung di dahil sa kanila daddy, hindi ko na alam. Naka-ansya na ako. Hindi ko na alam paano nilibangin yung sarili ko. Pero every time na mag-check ako ng phone, nag-e-edit sila ng mga kung ano-ano. Kaya nalilibang talaga ako. Ayun, medyo mahaba-haba na tong video na to. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo guys na from now on, since nakabalik na ang asawa ko, alam ko naman ine-expect nyo na makakasama na natin siya sa mga videos at vlogs at pranks at kung ano-ano pang challenges natin sa susunod na mga panahon, mga araw, mga buwan. Ayan. Hanggang next year at next year. Ayan. Abangan nyo guys sa channel ko kasi makakasama na natin ulit si Daddy Kat.
San? Alam niyo guys, natuwa ako kasi isa rin ata sa na-realize niya to. Simula nung bumalik siya, gustong-gusto niya na sumali sa videos. Ba? Diba? Kasi dati guys, diba sinabi ko naman sa inyo yun nung butis pa ako na huwag niyong i-expect na masyado natin makakasama sa video o vlog si Daddy RB kasi sobrang mahihain niya nung time na yun. Eh yung pala na ano to. Ewan ko ba kung ano-ano iniisip na ito dati talaga. Sobrang ayaw niya talaga humarap sa camera. Hindi ko alam kung may tinataguan ka o may ano. Pero ayun, sobrang happy ako kasi ngayon guys, talagang siya na rin yung nagsasabi na mami, gusto ko sumali sa vlog. Gusto ko sumali sa video. Kaya ayun, alam ko madami kayong mga request na kung ano-ano. Ayun, mag-comment down below kayo kasi gagawin natin yan dahil nandito na si Daddy. Ayun, anyways, bago kami mag-video ngayon, pumunta talaga kami kanina sa mall. And then, may mga konting banding-banding kami. Ayun, bumili kami ng kung ano-ano. Bumili ako lang kung ano-ano. Actually, ako yung bumili. And then, pinag-room namin yung aso ko. Aso namin. Aso natin. Aso natin. Aso natin ni Humpy. And isa na lang yung aso namin, guys. Kasi yung dalawa dapat din eh. Kaso yung isa kasi hindi niya nakinaya na maalam na rin. So, ayun, isa na lang yung dog namin. Kaya pag uwi niya dito, pinag-groom na lang namin sa mall. Si Bash. Si Bash. Ayun, ito yung video na yun, guys. Oh. So, pupunta kami ngayon sa mall kasi magpapag-groom. Pupunta magpapag-groom ngayon ay ang baby namin si Bash. Bash! Bash! Nakita niyo naman siguro si Bash sa mga vlogs namin dati. Dating-dati pa. At magpapag-groom kami ngayon kasi ang pangit na ng balay doon na sobrang haba na. Magmukha na siyang babae. Excited si Randy. Kalbo na si Bash. Kalbo na si Bash. Update ko na lang kayo guys pag nasa mall na. So ngayon kukunin na namin si Bash sa grooming niya kasi tapos na daw siya. Kanina pumila siya eh. Pang-pito. And then, umuwi muna kami ni Harvey kasi inantok ako. At ngayon, pabalik na kami. Tapos may gusto akong bilhin pa ulit, Harvey. Ano? May binili kasi kami kanina, yung pretz. Oh. Gusto ko bumili ulit kasi yung gugutom ako. Update ko na lang kayo pag nasa mall na. Punta na kami ngayon sa pet shop. Namin si Bash at nandito na kami ngayon sa basement. Pepe! Mas kong masulit. Sama mo, sweet, sweet. Masulit, masulit. Bash! Pero bago ang lahat, kukunin ko muna yung parcel ko sa ano, sa ground floor kasi umorder ako ng gatas ni Happy. Kambi naman. And tumatay niya. Daddy duties. Naghahawak na karton ng gatas. Habang ako, nalakawak itong maliit na to. Mukha ka na namang daga! Bash! Mukha ka na namang daga. I-unbox sa atin yung mga pinamili namin ni Harambi. Nasa bahay na kami. Condo, actually. And, ayan, si Daddy Harambi madaming nibili. Bago ako. May bago. Dahil dyan, unbox natin yan. Anong nibili mo? Ikaw nabili. Pakinta mo sa kanila, anong nibili ni Daddy? Ay, yung baby, yung babang umami. Yan, bumili ikaw ng... Anong binili mo? Yung baby, yung babang. Ayan. Sobrang favorite ko tong pabango na to. Actually, na-discover ko yung white dati pa. Ano sa umaga? Pag dumudugtog ako sa gabi. Sa gabi, ito. Ito, lagi niyang sinusuot. Tapos lagi ko sinisingot yung damit niya. Kahit yung marumi yung damit, amoy pabango niya pa din. Bakang favorite ko ito, ma. Ay, yung asawa. Welcome. Next. Ano pa yung isa? Wala. Ang daming nilbingin niyan si Dani. Ay! Naks na ka-box. Simpsons. Simpsons at Adidas. Ayan. Chinelas. Wala akong chinelas kasi eh. Kasi wala akong chinelas. Yung chinelas mo kasi. Iniwan mo na dun. Iniwan mo na dun sa program. Kasi nga, nagamit na naulanan. Oh, nasira. Thank you, Sawa. Yan. Ano ba? Saya-saya niya. Sakto ko sa'yo. Sabay. Sakto.
Okay. Ay, ito siguro hindi mo kailangan to. Kasi hindi para sa iyo 'yan eh. Ayan, para kay Bash 'yan. Bash, Bash. Ayun no, may pillow siyang bago. Gusto mo nito sa ako? Togi. Kami bago si Bash. Opo, may bago siyang pillow. Ayan, ano 'yan kay Humpy 'yan. Humpy favorite daw ni Humpy 'yan, kinakain niya 'yan. Trend. Opo. Ayan, kay ito kay Mami 'yan, kay Mami 'yan. Ito sa akin 'yan. Kung ang ginagalaw 'yan kay Mami 'yan. Tapos binili mo rin si Bash. Ampo. To. Ito kanina yung binili natin sa pet store. Ah, puro pagkain ni Bash? Mm-mm. O Bash, makakain ka na, Bash? Bumili ako madaming treats kasi para sumunod siya. Very mm-hmm. Good siya. Oo, oh, incan. Kasi ma-arte yan, hindi ako makain masyado ng dog food na pellet. Ang gusto niya, guys, yung mga incan na parang ano, parang meatloaf, di ba? Tapos dudurug-durugin mo. Ito. Ayan, pretzel yan. Ito, buksan na rin to? Buksan mo yan, para may magawa. Saan din to, asawa? Hindi. Ay, di ba? Sa anak mo yan. O, ano laman niya? May kutsilyo naman kasi bakit yan pa yung pinambubukas? Wow, bawal kutsilyo. Ano yon? Ano yung laman yan? Gatas, asawa. Ayan, gatas yan ni Happy. Para hanggang sa New Year, di na tayo mamong problema kung may gatas pa ba yung anak natin. Ano? Bigat naman na ito sa oy. Puro malalaki na binili ko eh. Opak. Binigo na siya ng bidampi ha. Oo, kasi hindi naman na siya masyado malakas ano, magdede eh. Madalas na siya kumain. Kaya okay lang kahit nido na lang. Okay. Nido baka naman, Char. This is not a sponsored video at lahat po ng ito ay aming binili at hindi ito sponsored ng mga produktong inyong nakikita ngayon sa ating harapan. Yeah. Dahil tapos na tayo mag-unboxing, kain muna tayo pretzel. Pasensya na guys kung yung bangs kung hindi nakikisama, hindi ko rin alam kung bakit. Pasensya na rin kung may naririnig kayong batang umiiyak dahil si Happy yun at umiiyak siya dahil... Antok na siya. At bukod sa antok, ano asawa? Nag... Nagingipin. Mm-mm. Sobrang idol ni Happy na hindi namin kaya. Buti na lang nandiyan yung nag-aalaga sa kanya. Oh, diba? May pa-unboxing video pa tayo. So anyway, sayo na nga guys. Sobrang-sobrang maiksing video lang to, pero sobrang-sobrang saya ko pa rin talaga. Paulit-ulit ko sasabihin kasi masaya talaga ako. Sobrang masaya talaga ako, Daddy, promise. Kasi hindi ko talaga in-expect. And sobrang-sobrang saya ng New Year ko. Nakasama kita sa lubong sa bagong taon. Ang Pasko. Saka nung Pasko, actually. Yung Pasko, kahit medyo nahirapan ako mag-alaga kay Happy kasi nag-day off yung taga-alaga niya. Kinaya ko naman kasi ito tinutulungan naman ako eh. So ayun, masaya ako ng Pasko. At magiging masaya din ako ng New Year kasi magkakasama kita. At magkakasama tayong buong pamilya. Anyways guys, huwag niyo pong kalimutan na mag-follow sa lahat ng social media accounts ni Harvey. Facebook, Instagram, TikTok. Oh, may TikTok yan. Abangan yung TikTok namin. Ipopost ko yan. And also, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe sa lahat ng YouTube channel ng buong Taro Family. And also, sa social media accounts ko, Facebook, Instagram, Twitter, Laika, TikTok. So, ayun guys, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe sa lahat ng yan, mag-follow, at kung ano-ano pa from Team Happy, please, like! And subscribe. Bye-bye. Me happy. Bye-bye. Smell. Oh, mommy. Smell. Mommy. Smell, mommy. Smell, mommy. Mommy. Ayaw.